الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. May bagong karagdagan doon sa mga ipinagbabawal sa isang magsasagawa ng Hajj, at tinalaki natin nung nakaraan na mayroon tayong tinatawag na mahduratul ihram, na kapag ang tao ay nakapag-intensyon na, ay mayroon siyang mga kinakailangang iwasan. Yun ay may koneksyon sa intensyon ng Hajj o may koneksyon sa kanyang pag-Hajj o sa kanyang ihram. So ngayon, magbabanggit tayo ngayon ng mga iilan sa mga bawal, at ang bawal na ito ay walang koneksyon na siya ay sa walang koneksyon sa kanyang pag-Hajj. Walang koneksyon ika nga sa kanyang intensyon na siya ay magsasagawa ng Hajj, kundi ito ay bawal sa nag-Hajj at hindi nag-Hajj. Pero walang koneksyon na dahil siya ay nag-Hajj o nakapag-intensyon na, o kaya ay sabihin natin na hindi ito kabilang sa tinatawag natin na mahdurat al-ihram. Hindi siya kabilang sa listahan ng mga mahdurat al-ihram. So dito, para may maunawa natin, nang sa ganun ay maintindihan ng marami na mapaghiwalay nila yung bawal na talaga sa loob ng haram at saka yung tinatawag na mahdurat al-ihram. So yun ang pag-ibahin natin. Ang mahdurat al-ihram, yung bawal pagkatapos mag-intensyon, at bawal sa loob mismo ng haram. Mag-Hajj ka man o hindi ka nag-Hajj, ay bawal ito sa iyo. Ano nga ba yung bawal na tinutukoy natin, mga kapatid? Bawal sa loob ng haram. Ito po yung nasa hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi pwedeng putulin ang puno sa loob ng haram. Hindi ka pwedeng magputol lang anumang puno sa loob ng haram. At ang tinutukoy dito na puno ay ang mga puno na pinabayaan o mga puno na kusang tumubo. Pero yung mga puno na pag-aari ng mga tao o pag-aari ng mga businessman ay hindi pasok dito sa ipinagbabawal. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam nung time na nasakop na ang Makkah, siya ay nakhutba, sabi niya, wala yu'dadu shawkuhu. Hindi pwedeng putulin kahit ang mga tinik kung hindi ka naman nasasaktan. Halimbawa, hindi mo kailangan magpuesto doon dahil ikaw ay mag-Hajj, ay hindi pwedeng putulin. Pati ang tinik ng mga puno ay hindi natin ito pwedeng putulin. Wala yunaffaru sayduhu, at hindi natin pwedeng ipagtabuyan yung mga hayop na walang nagmamay-ari. Ibig sabihin, mababangis na hayop na walang nagmamay-ari na pwedeng kainin, maliban kung halimbawa nakakapinsala katulad ng ahas o kaya scorpion o pwede kanya masaktan. So ibang usapan yun. Ang usapan dito ay kung sakali halimbawa may mga ibon o kaya ay mayroon tayong tinatawag na usa, bawal itong ipagtabuyan. Okay, at hindi lang po ito bawal sa isang nag-Hajj, kundi bawal din ito sa hindi nag-Hajj. Nasa loob ng boundary ng haram. So ang pagputol ng mga tinik, okay? At pagputol ng kahoy ay hindi lang po ito bawal sa isang nag-Hajj. Kasi ang akala nung iba na yung pagputol ng puno ay kasama sa mahduratul ihram. Ang pagputol ng puno ay hindi ito kabilang sa mga bawal na may koneksyon sa intention mo. Katulad ng natalakay natin noong nakaraan na mayroon tayong tinatawag na mahduratul ihram. So hindi kabilang ito sa mahdurat o mga bawal pagkatapos natin mag-intention ang pagputol ng puno. Okay, so ibang usapan yung pagputol sa puno, ha? Ang pagputol sa puno ay bawal ito sa nag-Hajj at hindi nag-Hajj. Maging nakatira sa loob ng haram, bawal sa kanilang mamutol ng puno na ang punong ito ay pinabayaan at kusang tumubo. Okay? Bawal nilang putulin ito. Maliban kung ito ay pag-aari ng mga tao, so ibang usapan yun. Yung pag-aari at itinanim ng mga tao ay ibang usapan ang bagay na iyon. Bawal din magputol ng mga tinik. Bawal din putulin ang mga bagong tubo na mga damo. Sabi ng
Propeta sallallahu alaihi wasallam, wala yukhtala khalaha. Yung mga damo na bago pa lang umusbong at hindi sila namatay ay bawal din itong putulin. Ang pagbabawal dito mga kapatid ay sa loob ng haram, sa teritoryo o boundary ng haram. Nag-hajj ka man o hindi ka nag-hajj, kinakailangan mo malaman na bawal ito. Okay? Pero pagdating sa Arafah, kaya natin sinabi na hindi ito kabilang sa mahduratul ihram, sa mga bawal pagkatapos ng intention, sa Arafah, hindi ito saklaw o hindi ito sakop ng haram. Yung Arafah, di ba sa ika-9 ng Dhul-Hijjah, pupunta tayo sa Arafah. Doon sa Arafah, kapag may pinutol kang puno, o ginamit mo ito para pang-ayos ng upuan mo o tent o anumang kailangan mo doon sa puno na pinutol mo, ay walang, hindi ito pasok. Ibig sabihin, dahil ang Arafah ay hindi kasama sa boundary ng haram. Pero pwede kang pumutol ng puno sa Arafah. So kaya ko ito nasabi, dahil nga kung kasama ito sa mahdurat al-ihram, kung kasama ito sa bawal, pagkatapos ang intensyon, di sana hanggang sa Arafah hindi tayo pwede magputol ng puno. So pwede magputol ng puno kung wala tayong mapipinsala. Baka mamaya putulin natin ang puno ay pag-aari ng mga tao. Ang tinutukoy natin dito, yung mga puno na walang nagmamayari, at pwede natin pakinabangan, ika nga, ay walang problema ang gawin natin ito sa Arafah. Huwag lang sa loob ng boundary ng haram katulad sa Muzdalifah, sa Mina, at sa mga boundary pa ng haram. Kasama sa ipinagbabawal din, wala yaltaqitu illa man arrafaha. At kapag mayroon kang napulot, bagay, may pitaka, may pera, may ginto, o anumang mga mamahaling bagay, ay bawal din itong ibulsa natin. Bawal nating pakinabangan. Alam natin, mga kapatid, ang batas ng Islam sa mga napulot natin na naiwan ng tao, kapag i-announce natin ito at wala nang nag-claim, wala nang nagsabi na sa akin yan, pwede nating angkinin yun. Okay? Mananatiling haram sa atin ang napulot natin na kayamanan na naiwan ng mga nag-hajj, kasi posible na tayo ay nag-hajj, mga kapatid, posible, dahil sa dami ng tao sa Makkah, dahil sa million ang tao, so posible na may mga mahulog talagang mamahalin, ginto, pera, hindi natin ito pwede pakinabangan. Dahil sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wala yaltaqitu illa man arrafaha. Ibig sabihin, pwede mong pulutin, pero kinakailangan i-announce mo na ito ay kung sino ang nagmamayari ng, o sino ang nawalan ng ganito. Pag halimbawa, pauwi ka na sa bansa mo, kailangan mong iwan ito sa management doon sa Makkah, na sila na lang bahala na mag-announce dito. Kasi hindi talaga pwedeng pakinabangan. Okay, maliban sa ibang scholar, pinahintulutan nilang pakinabangan ito pagkatapos ng isang taon. Katulad niya ng Malikiya o Imam Malik, pwede. Pero karamihan sa mga scholar ay bawal talagang pakinabangan kahit after 1 year pa. Bawal talaga. Pero kung ang napulot mo ay sa labas ng haram, so ibang usapan yon. Kasi kapag lumabot na ng isang taon at wala pang kumuha at nag-claim, so pwede mo na itong pakinabangan hanggat sa walang babalik magsasabi na sa kanya yon. Pero sa loob ng haram, kahit anong mapulot mo dyan na mahalagang bagay, sa boundary ng haram, ay bawal natin itong pakinabangan maliban kung pupulutin natin at i-announce natin. Bagkus tinanong ang ibang mga scholar natin, kung sakali may napulot ka, tapos hindi mo alam kung saan, sino nagmamayari, anong gagawin? Pwede ko bang iwan na lang? Walang problema. Iwan mo na lang, hayaan mong iba makapulot. Okay, kung walang management na pwede mong kausapin kaysa sa dalhin mo sa lugar mo kasi haram sa'yo yun. Sabi ng ibang scholar natin, may mga scholar tayong nagsabi na kapag nakaputol ka ng puno na hindi pag-aari ng tao, ibig sabihin mga puno na hindi itinanim, may nagsabi na kung malaking puno, katulad ni Imam Shafi'i, na ang babayaran mo ay baka. Kapag naman maliit na puno, ang babayaran mo ay tupa. Kapag naman mga damo ang naputol mo, ay i-estimate ito ng isang expert kung magkano ang babayaran mo. So yan po ang pananaw ng ibang mga scholar natin tungkol sa bagay na ito. So ito mga kapatid, ang mga bawal na walang kaugnayan sa intensyon natin sa ating ihram. Kaya hindi natin ito isinama sa tinatawag na mahduratul ihram, o hindi natin isinama sa mga bawal na dapat iwasan ng isang nag-ahad pagkatapos niyang mag-intensyon. Pero itong mga binanggit ko kanina, ulitin ko po, yung pagtataboy sa mga mababangis na hayop, ika nga yung hindi maiilap na hayop na pwedeng kainin, o kaya ay mga ibon o usa o ano pa mga hayop na pwedeng kainin na walang nagmamayari, bawal itong itaboy.
Maliban kung mapipinsala ka, ibang usapan yun. Bawal putulin ang mga tinik na hindi ka naman niya napipinsala. Bawal din itong putulin. Bawal din putulin ang mga puno na hindi pag-aari ng mga tao. Bawal din pakinabangan o pulutin ang kayamanan na naiwan, maliban lang kung pinulot mo ito at ang iyong layunin ay i-announce sa mga tao na kung sino nawalan. So, yun pong mga bawal na yun ay bawal po sa loob ng haram, maging ikaw ay nag-hajj o hindi nag-hajj. At hindi po yung kabilang sa mga mahdurat al-ihram. So, hanggang doon na lamang mga kapatid, ito ay isang karaglagang kaalaman lamang sa atin upang sa ganun ay maiwasan natin ang mga bagay-bagay na kung ano yung bawal sa atin sa loob ng ating pag-ahads. Nang sa ganun ay tanggapin ng Allah ang ating pag-ahads at makamit natin ang al-hajj al-mabrur, kung saan ang gantimpala nito ay para kang bagong silang na walang kasalanan. At sabi ng propeta sa ibang riwaya, ayon sa hadith, al-hajj al-mabrur laysa lahu jazaun illa al-jannah, ang hajj na tinanggap ng Allah ay walang gantimpala kundi ang paraiso. So hanggang dito na lamang sa hanggat sa mga susunod na pagkikita natin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.